Kita, andito na naman tayo sa isang panibagong episode ng Kita Mo. Ngayong linggo, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-in-demand na produkto sa buong mundo, ang kape. We're here sa DTI booth sa Kaabulan Festival 2023, ang Bukidnon Madagaya Pavilion, kung saan tampok ang iba't ibang lokal na produkto sa Bukidnon. Isa na doon ang Bukidnon Bean. Nakakapanayam natin ngayon ang Coffee Industry Cluster Coordinator ng Bukidnon, si Ms. Aya Baltazar. Ms. Aya, pag-usapan naman po natin ang industriya ng kape sa Bukidnon. Aya, so dito sa Bukidnon, parte na talaga ng kultura at kabuhayan ng mga indigenous tribes natin, yung kape. Pero in these recent years, na-discover natin na hindi lang basta-basta yung kape natin dito. Nakakapag-produce tayo ng specialty Arabica and fine Robusta na consistent sa pagkapanalo sa annual Philippine Coffee Quality Competitions at palaging hinahanap to ng mga local and foreign buyers. This means, masarap talaga ang Bukidnon coffee. Sa DTI, tinutulungan natin yung mga coffee farmers natin gamit ang value chain approach. Parte na dito ang Product Development and Enhancement Project, particularly Branding and Quality Improvement. Yung Bukidnon Bean po ba, parte din po ba siya sa mga proyekto ng DTI? Yes. Para mas makilala ang Bukidnon Coffee, gumawa tayo ng isang umbrella brand para ma-collectively promote yung kape natin dito sa Bukidnon. Ito, yung Bukidnon Bean. So, gamit ang Bukidnon Bean, dinadala natin yung mga kape natin sa mga trade fairs and expos para ma-promote ang Bukidnon Coffee. Katuwang natin dito yung OTOP Philippines program. Tapos, isa sa mga brands natin dito ay yung kape na palit. O, diba? Ang galing naman pala ng mga kape natin dito sa Bukidnon. Bisitahin kaya natin ang kape na palit. Tara! Kakita. So, andito na tayo ngayon mismo sa opisina ng BMMPC o ng Bayanihan Millennium Multipurpose Cooperative ng Pigtaoranan, Pangantukan, Bukidnon. Tara na! Napansin po namin na ang dami niyo pong awards. So, what makes your coffee one of the best? So, sa akong paminaw, tingali sa klase sa kape o sa pag-atiman sa kape nga lami, jira kong kape. So, ikapangambugin na ako nga, nami yung klase ang kape sa pigtauranan kay Bili, yun may mabitin dari. Naagi mo lugwa na mo. Tungod sa environment na mo, ma'am, nga bugnaw, ikaduha po, ang amo pong tanom dari. Naturally grown pa yun siya, ma'am. Wala pa minagamit og mga abono o mga synthetic. Ako lang ginhimo sa among kape, sagot sa pagtanom, hantot sa paghawan, pag-harvest, nahiloan na mo siya. Nahantog yung naka-harvest me, nahugasan na naman siya, tapos bulad na naman siya sa building. Mupunay akong natunan sa pag-appel na ako sa training sa DTI Rapid, ma'am. Okay. Unang nga berarti, sweet coffee, pagdagang kayo mga ita nga, kanyang mga bayar, ngod ko sa kalami. Isip ko sa ka-farmer. So, mupunay akong usang nga experience nga. Mas maayo din natin mga training. As a farmer na atay mga kahibalog yun nga, ma-appel pa nang ato ang panguma sa kape. So, usan nga nagtabang sa ako. So, as a young farmer, this barangay, Barangay Pigtaoranan, nagka-interest po ako sa kape dahil yung parents ko, coffee farmer rin sila, more than 20 years. Nagka-interest din ako dahil wala nang ibang susunod pa sa kanilang ginagawa sa farm, kundi kami lang po yung mga anak nila. So, natutunan ko sa aking pag-farm na kahit anong mangyari, go ka lang ng go. Ma-failure ka man, tuturuan ko yung aming mga, yung kagaya ko, young farmer. Kung ano yung na-learn ko o ano yung natutunan ko, i-transfer ko na po yun sa kanila dahil hindi ko gusto na sa akin lang yung learning, kung hindi para sa lahat. So, ang kwento ng kape na palit, noong una, yung mga members ng Rural Improvement Club ay nagpa-process ng kape nang wala pang pangalan. So, nang nagpunta dito yung mga partners namin sa Gawad Kalinga, sabi nila,
bakit hindi niyo gawing produkto na pwede maibenta sa iba? Ayun, marami ang binigay ni DTI na mga assistant sa amin. Unang-una, yung training, mula pa doon sa pag-process ng kape, hanggang ngayon sa production kasi kulang ng volume. So, sa production naman, maraming assistance tulad ng post-harvest facilities. Ayung sa mga dehuller, depulper. Doon naman sa processing area, mayroon naman tayo ditong grinder, roasting machine. So, tinulungan kami ng packaging, tinulungan kami sa pag-train kung ano yun ipack na sa proper packaging. Sa year 2020, ito na yung ang bagong latest na product namin na ini-improve na. At pasalamat kami sa DTI na tinulungan kami na mas ma-improve pa rin production, ma-improve pa yung kanang value adding namin sa kape, at lalo na dito sa product na kape na palit. How much po yung products po natin? Okay po, so na-mention niyo po kanina na may mga buyers po kayo na nag-order online. So paano po nila ma-reach kayo online? Mayroon kaming Facebook account sa Bayanihan Millennium MPC. Pwede din kami matawagan sa Messenger sa Facebook namin. Monday to Friday. Okay po ma'am, so ano po ang mga tips na maibibigay niyo po sa mga kapwa niyo po negosyante, especially po doon sa mga gustong magtayo ng kanilang sariling coffee business? Ang maipapayo ko lang na lalo na yung mga kabataan, kailangan na magtanim ng kape, magproduce ng kape, at kailangan nini i-process yun para mas madagdagan pa yung price ng raw material. So value adding yung ano dapat kailangan ng isang farmer para mas mataas pa ang kita niya, hindi lang yun sa raw materials, kung dili madagdagan pa ng presyo ang kape. Ang number one po, pasalamatan ako is ang tabang sa DTI nga isip paghatag nilang training. Napasalamat ko sa tanan, labi na sa DTI sa tanan na paloy sa mong kooperatiba. Salamat po sa mong kooperatiba sa walay hunong pagsuporta sa mga farmer. So ayan po mga kakita, isang panibagong seri na naman po ang inyong natunghayan. Kitang-kita nyo naman po kung ano ang mga magagandang epektong hatid ng One Town, One Product ng DTI. And speaking of One Town, One Product, dito sa Bukidnon, may dalawang Otop Hubs po na na-establish ang DTI. Isa po sa Malaybalay City at isa sa Valencia City, kung saan kayo makakabili ng mga produktong lokal. Kaya tandaan, ang asenso sa negosyo, kapag may sipag at syaga, makikita mo ang kita mo.